Isa siyang pilotong Amerikano at nahuli siya ng isang Vietnamese. Mas matangkad siya sa Vietnamese, pero hindi siya lumaban. Taong 1966 ito, delikado ka sa gubat malapit sa Vietnam. Nahuli siya sa bayan ng Lao. Nakangiti lang siya at nakatingin sa mga tao upang ipakitang hindi siya masamang tao. Pinaupo siya ng maayos at pinahiga sa sahig. Tinali siya ng mga ito. Gusto niya magbanyo. Pero walang nakakaunawa sa kanya. Pagkatapos ng 10 oras ay nagdumi siya sa pantalon. Dinala siya sa gubat at tinali sa puno at binaril siya. Ngunit di siya tinamaan. Tinakot lang siya. Nagsisigaw siya. Lumapit ang isang Vietnamese at nagpaputok malapit sa tenga niya. Nabingi siya sa putok ng ilang segundo. Tinali ang paa niya at pinahila sa baka. Punong-puno na ng dumi ang mukha niya habang nagpapagulong-gulong sa lupa. Binitay siya at nilagyan ng bahay pukyutan sa mukha. Pinaikot-ikot nila ito hanggang mawalan siya ng malay. Hilong-hilo siya kinabukasan. Kinuha siya ulit at nilagay sa loob ng balon na punong-puno ng tubig. Noong napagod na sila sa kanya, pinadala siya sa isang lumang kulungan sa gubat. May iilan ding nakakulong doon. Mga piloto din sila, na aresto galing pang Laos. May isa ding tumagal na ng 2 taon sa kulungan. Lahat sila ay namamayat na sa gutom. Mahirap ang buhay nila. Araw-araw sila umaasa na balang araw ay papayagan sila ng gobyerno makalaya. Pero walang nangyayari. Ganito pa rin sila. Lagi siyang nagsasalita na para bang nababaliw na. Nakakandado ang mga kamay at paa nila sa gabi at tabi-tabing matulog. Di sila makatayo. Masama lagi ang tiyan ng isa sa kanila dahil sa pagkain. Nagdudumi siya bawat gabi. Nabilang nila na pang 2,207 beses niya na daw ito. Gusto niyang matulungan ang bawat isa sa kanila. Kailangan niya ng pako. Alam nila kung saan makakakuha noon. Sa lugar na madalas tinatambayan ng mga Tagalaw. Naisipan nilang maghiwa-hiwalay. Kinuha niya ang atensyon ng caretaker. May isa sa kanilang natira doon. Nagpanggap siyang hihingi siya ng toothpaste. Habang sekretong kinukuha ang pako. Pagbalik nila ay pinatulis niya ang pako sa bato. Nagmistulang karayom ito. Gabi-gabi ay tinatanggal niya ang mga poses nila. Para sa wakas ay makatulog na sila ng maayos sa gabi. Pagkatapos nito ay naghanap naman siya ng paraan para makatakas. Mukhang mahihina naman ang mga gwardya. Kaya mukhang di naman sila mahihirapan. Pero sinabi ng ilan, hindi talaga mahirap makatakas dito. Ang totoong problema ay ang pagtakas sa gubat. Iyon ang totoong kulungan. Walang tubig, walang pagkain. 5 buwan pa bago ang tag-ulan. May oras pa para magplano. Araw-araw ay nag-iipon siya ng kanin at sinusubo niya. Babalik siya sa selda at iluluwa niya ito at tinatabi niya. Saan niya tinatago? Tinatago niya sa kawayan. Di naman nila malalaman. Grabe ang kulungan sa gubat. Hindi lang mga preso, pati mga gwardya ay namamayat na rin. Wala ding makain ang aso. Madalas ay wala silang ulam. Kapag wala talaga silang makain ay nagdadala ng mga uod ang gwardya. Pasintabi sa lahat ng kumakain. Hindi na namin ito ipapakita. Bakit nga ba walang makain sa gubat? Dahil sa pambobomba ay nasira ang mga pananim sa Laos. Nagugutom ang lahat. Hindi na baling kumain ng mga insekto. May mga Laos sa kanila. Narinig nila ang usapan ng mga gwardya. Mukhang nagugutom na ang mga ito. Gusto na nilang bumalik sa bayan. Balak nilang dalhin ang mga preso sa gubat at kunyaring papatayin sila. Pagkatapos ay ire-report ito. Lalong nangamba ang mga preso. Kailangan na talaga nilang makatakas. Kinabukasan ay kumilos na sila. Tumingin siya sa labas gamit ang salamin. Siniguradong walang tao at kumilos agad. Tumakas sila sa may bakod. Ninakaw nila ang mga armas at pinamigay sa mga kasama. Balak nilang sugurin ang mga gwardya. May 7 gwardya sa kusina. Nasusuka ang isa sa kanila. Kinakabahan ito. Handa na ang piloto. Kaagad niyang sinugod ang mga ito. Pinagbabaril niya kaagad ang mga ito. Kasama na rin ang lalaking may machete. Nawawala ang iba. Di niya inaasahang hindi sila susulpot. Natatakot silang sumabak sa gera at trinaydor siya. Pinakawalan niya ang isa sa mga gwardya. Habang kinukuha ang mga kagamitan. Maaaring magtawag pa ito ng mga kasamahan. Kailangan nilang bilisan. Kaagad silang pumunta sa gubat. Nakasalubong nila ang ibang preso. Nagnakaw sila ng mga sapatos. Iyon lang ang ginawa nila. Wala silang balak magpakita. Nagalit ang piloto sa kanila at ayaw na silang isama. Hiningi niya ang machete kapalit ng magazine niya. Napagdesisyon na nilang maghiwalay. Sabi nila ang gubat ang totoong kulungan. Magsisimula ito sa oras na makatapak ka dito. Dumating na ang tag-ulan. Sobrang lakas ng ulan. Sinubukan nilang inumin ito, kaya nasolusyonan ang pagkauhaw. Nagkaroon ng silbi ang inimbak niyang kanin. Nakakita sila ng ilog habang naglalakad. Gumawa sila ng balsa at umaasang mararating ang ilog ng Mekong. Pero sa dulo ay isang talon at kailangan nilang makatakas. Nawala ang balsa at mga gamit nila. Ang lala ng tag-ulan sa gubat na iyon. Habang nasa tubig ay kinagat sila ng mga linta. Nagugutom sila ngunit di naman ito nakakain. Kasama na ang iba pang mga parasito. Ginagamit nila ang mga dahon para makatulog sa ulan. May mga nakita silang mangingisda pero wala silang ginawa. Hindi rin sila pwedeng makita. Naisip nilang wala ding silbi ang baril. Maaalerto lamang ang mga kalaban. Kaya tinapon na lang nila ito.
Napunta sila sa isang bayang nawasak sa gera. Nagpahinga sila, hindi na kaya ng kasama niya. Balak niya magpaiwan, pero ayaw ng piloto. Dalawang helicopter ng US ang dumaan, pero hindi ito tumigil. Gumawa siya ng apoy at sinunog ang mga bahay. At nagsisigaw ulit sa mga helicopter. Pero pinaputukan siya nito, dumapa siya para makaiwas. Muntik nang mapaslang sa kamay ng kababayan niya. Nagugutom na sila. May nakita silang batang law. Lumuhod at humingi ng pagkain. Naalerto ang ibang mga law. Ang bawat isa sa kanila ay galit na galit. Sinubukan silang tagain. Ang kasama niya ay tinaga ng isang magsasakang law. At kasunod ay pinugutan ng ulo. Nagalit ang piloto at pinagtataga din sila. Natakot sila at tumakbo. Wala siyang magawa kundi iwan ang bangkay ng kasama niya. Bumalik siya sa gubat at mag-isang nagtago. Nakita niya ang kampo ng mga sundalong naghahanap sa kanya. Nagtago siya at inintay silang makaalis at pinuntahan niya ito. May nakita siyang tira-tirang kamote. Pagkatapos ay may nahanap siyang ahas sa ilog. Dinakma niya ito at kinain ng hilaw. May nakita siyang eroplano. Winagayway niya ang dahon. Mukhang napansin siya nito. Ilang beses siya inikutan nito at umalis. Di nagtagal ay may dumating na helicopter at bumaba. Tuwang-tuwa ang piloto. Binaba ang lubad at niligtas siya. Nagsilabasan ang mga kalaban sa gubat. Pinagbabaril ito ng mga militar at tinaboy. Kinumpirma nila ang kanyang identity. Tinignan ang laman ng bag niya. Ahas ang laman nito. Hango ito sa totoong buhay noong panahon ng Vietnam War. Si Dieter Dengler na may tangkad na 175 sentimetro. Nakatakas sa gubat sa loob ng 23 araw. Hinaranggan siya ng CIA. Marami silang mga katanungan. Balak siya i-detain ng matagal. Nakarating ang partner at balak siyang itakas. Gumamit sila ng cake cart at tinakas nila ito. Pangalawang pagtakas niya na ito. Nagretiro si Dieter Dengler at naging civil aviator. Nakakabilib na sa panahon niya sa kumpanya ay naaksidente siya ng 4 beses. Pero lagi siyang nakakaligtas. Malakas ang pagnanais niyang mabuhay. Inaalagaan siya ng Diyos. Napakatindi ng gera. Hindi ka palaging maswerte.